Secretary, ang sabi po ng Department of Health, possibly next year magkaroon daw po ng measles or tigdas outbreak sa Pilipinas. At alam natin pa nangyari yun, sasabay po yan sa COVID-19 pandemic. Now, the DOH said meron silang i-roll out na immunization program this October. Pero pag nagtanong po kayo sa mga magulang on the ground, marami po sa kanila natatakot na bakunahan yung kanilang mga anak dahil nga po sa COVID-19. So what is our message to the parents? And is President Duterte, does he have specific instructions or directives to prevent a measles outbreak? Ang mensahe po ng Presidente, mga magulang, huwag po natin katakutan ang bakuna. Itong bakuna naman po sa measles, isa na ito sa pinakaluma, pinakamaagang ginagamit na natin. Bakit pa po natin i-expose sa abiryang ating mga minamahal sa buhay na mga chikiting? E samantalang meron naman po tayong tried and proven na bakuna laban dyan. Naintindihan po namin ang takot ninyo at sa panahon ng COVID-19 at dahil marami kasi talagang nagkalat ng lagim, no, doon sa mga ibang mga bakuna. Pero itong measles naman po, matagal na pong ginagamit yan. So wala po kayong dapat ikatakot, no? At pagdating naman po sa COVID-19, well, ang mabuting balita po, tama po si Presidente. Tama po si Presidente, nabasa ko po sa New Yorker Magazine, na in fact sa China, meron ng ginagamit ang mga Chino na vaccine, bagamat ito ay hindi pa officially approved ng health authorities ng China, at meron na pong natapos pala sa third clinical phase na vaccine sa China ngayon. So the President must have had his sources of information, but he is correct. A vaccine is soon to be available. So antay lang po ng konti, konting tiyaga, at ang pangako naman ng Presidente, gagastusin po natin ang kabanang bayan para mabigyan unang-una ang mga mahihirap ng bakuna laban sa COVID-19. Meanwhile po, libre po ang vaccine o bakuna para po sa measles. Papakunahan na po natin ang ating mga chikiting.